Ano ang mga dapat malaman tungkol sa Chinese medicine na Linhua Qingwen? Alamin ng FAQs sa nasabing gamot na ayon sa eksperto ay isang classic herbal tradition. It's an old medicine made up of several herbs. Kumakalat ngayon sa merkado ang pagbebenta ng traditional medicine na Linhua Qingwen na ginagamit sa mga pasyenteng may sintomas ng coronavirus. Ngunit nagbigay ng babala ang isang traditional Chinese medicine doctor na hindi lahat ng may COVID-19 ay dapat uminom ng nasabing gamot. Ayon kay Dr. Kit Navarro, ginagamit ang naturang gamot para mapalakas ang katawan kontra sa mga sintomas ng COVID-19. Sa programang Good Vibes ng Teleradyo, sinabi ni Dr. Navarro na this is a drug for symptomatic treatment of having COVID, so you must be sick muna, you must be infected first. If you're not infected, don't take this, at kung wala ano yung sintomas ng COVID-19, hindi dapat ito iniinom. Quote, it's not going to treat the virus, it will just help your body get through the fever, the dryness, the congestion, the symptoms throughout your body. It will just get you through the symptoms, ani ni Dr. Navarro, unquote. Aniya, ang mga dapat lang uminom ng mga ito ay ang mga COVID-19 patients na nakakaramdam ng pag-iinit sa katawan gaya ng lagnat. Kung may sintomas, hindi lahat ng mga sintomas ang pinapainom nito. Not all herbals are safe and are meant to be supplements. This herbal medicine is very potent, it's very strong with very strong effects, and it's meant to treat specific conditions, the symptoms you have under COVID-19, sabi ni Dr. Navarro. Pero kung kasama sa nararamdamang sintomas ang pangatog o chills, payo ni Navarro na umiwas dito. Kalimitan ginagamit ang Linhua Qingwen kapag may mild na sintomas ang mga pasyenteng may COVID-19. Kung malubha na ang nararamdamang sintomas, mainam ayon kay Navarro ang iba pang mga medical interventions na makakapagpagaling sa pasyente. Hindi rin aniya dapat ginagamit na supplement ang naturang gamot kahit paman ay may tuturing itong herbal medicine. Masyado kasi aniyang malakas ang mga sangkap na ito at maaaring hindi kayanin ng ilang pasyente ang mga epekto nito. At kung may mga pre-existing na kondisyon gaya ng alta presyon, dapat mantayang mabuti ang pasyente dahil may mga stimulant umano ito na makakaapekto sa puso. Hindi rin dapat umiinom ng alak, manigarilyo, o kaya kumain ng maaanghang at mga pagkaing maraming oil. Kung wala namang nararamdamang sintomas, ay ipinapayo ni Navarro na sundin pa rin ang mga health protocol sa halip na gawing supplement ang naturang gamot. Comment down below lang po ang inyong reaksyon sa nasabing video.